Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nasa tamang direksyon ang kanyang gobyerno para sumigla ang ekonomiya. Ito ang inihayag ng Pangulo matapos matanggap ang report na bumaba ang inflation nitong Mayo at gumaganda ang numero sa mga nagkakaroon ng mga trabaho. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na ang bumabang inflation ay patunay na tama ang mga ipinatutupad na pulisya ng gobyerno para sumigla ang kabuhayan ng bansa. Today we received encouraging news that our inflation rate has now gone down from the former 6.6% to 6.1%. And our employment figures are also improving. And so it would seem that we have started off in the right foot. Tama naman yata ang ating ginawang mga pulisya para buhayin at gawing masigla ulit ang ating ekonomiya, saad ng Pangulo. Natutuwa rin ang presidente dahil sa magandang paglago ng ekonomiya na aniya ay isa sa pinakamabilis na paglago sa buong mundo. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang economic growth rate ng Pilipinas ay isa sa pinakamaganda sa buong mundo. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa gitna ng anyay magandang balita na dulot ng pagbaba sa inflation rate mula sa 6.6% noong buwan ng Abril, ngayon ay nasa 6.1% itong buwan ng Mayo. Binigyang diin ng Pangulo, lumalaki at sumisigla ang ekonomiya ng bansa. Ayon sa Chief Executive, mukhang tama ang mga pulisiyang ipinatutupad ng gobyerno para tugunan ang inflation. Dahil sa magandang development hinggil sa inflation, inihayag ng Pangulo na nasa tamang direksyon ang gobyerno sa pagpapatupad ng mga hakbang na magpapasigla sa ating ekonomiya. Ang kailangan lang ay ituloy ang kasalukuyang ginagawa at nang sa gayon ay makabalik na sa dating magandang sitwasyon ang estado ng ekonomiya. Ang May 6.1% inflation rate na naitala ay ang ika-apat ng sunod-sunod na pagbaba ng inflation na naitala ng Philippine Statistics Authority. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa ngayon, yung growth rate natin ay maganda pa rin at siguro isa na sa pinakamaganda sa buong mundo ang ating growth rate. So lumalaki at sumisigla ang ating ekonomiya. Kaya kung tama ang ating ginagawa, ipagpatuloy natin ang ginagawa natin para naman makita natin na bumalik tayo sa magandang sitwasyon ulit. Nasaksihan din ng Pangulong Marcos ang ceremonial signing Memorandum of Understanding on Cooperative Partnership Agricultural Machinery sa pagitan ng Department of Agriculture at Korea Agricultural Machinery Industry Cooperative o ang KAMICO. Layon ng nasabing kasunduan ay pagbutihin pa ang produksyon, pang-agrikultura at seguridad ng pagkain sa bansa. Nakapaloob dito ang pagbuo ng Agricultural Machinery Manufacturing Cluster, Research and Development of Agricultural Machinery Technology, pagsasanay ng mga manggagawa sa Agricultural Machinery Technology at Official Development Assistance o ODA para sa iba pang mga proyekto. Nasa $30 million ang halaga ng inisyal na puhunan ang gagamitin para sa unang yugto ng proyekto, habang 3 beses naman ito ang nakalaan para sa susunod na bahagi. Samantala, inaprubahan na rin ng Pangulong Marcos ang Philippine Export Development Plan 2023-2028 na layong paigtingin din ang kakayahan ng bansa sa pag-export sa pamamagitan ng pagresolba sa mga isyung kinakaharap ng iba't ibang sektor. Kahapon, pinangunahan ng Chief Executive ang sectoral meeting kasama ang Department of Trade and Industry. Ipinag-utos din ng Pangulo sa DTI na magkaroon ng mga 13 additions sa Philippine Export Development Plan na magsisilbing comprehensive framework, partikular ang export strategies, programs at projects. Ipinaliwanag naman ni Secretary Pascual na mayroon na silang binuong export clusters na tutugon sa production complaints, pagpapaunlad ng isang malakas at makabagong export ecosystem at pagtaas ng mindshare ng bansa sa pandaigdigang merkado. Pakinggan natin ang pahayag ni Department of Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual. Waves, creating small waves. These are the firms that are in high-tech industries, and these are the ones that will get the significant amount of firm-level support. So the
PEDP, or Philippine Export Development Plan 2023-2028, sets a clear direction and pragmatic approach for transforming the country's export landscape. By promoting investments, facilitating trade, and developing key industry clusters, the plan aims to achieve substantial export growth and establish the Philippines as a producer of high-value products and services. Itong si Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. naglabas muli ng isang video message patungkol dito o humahamon kay Justice Secretary Crispin Remulla na patunayan ito sa publiko ang mga paratang laban sa kanya. Ayon kay Teves, paano magkakasya ang nine-seater capacity na eroplano ang 13 pasahero na una nang tinukoy ni Remulla. Naong Katrina ng mamabatas ang paratang umano ni Remulla tungkol sa isang helicopter ni Teves na ginamit umanong getaway aircraft ng mga sospek na pumaslang kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Tanong ni Teves, paano rin magkakasya ang 5 pasahero sa isang piloto sa 5-seater capacity na helicopter? Binigyan din ng mamabatas na kinakailangang sagutin ni Remulla ng direkta sa publiko ang mga akusasyong ito. Narito at pakinggan natin ang buong pahayag ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. Secretary Boy, bago ang hamon ko sa iyo, sinisingil ko yung sagot mo sa tanong ko. Paano nagkasya ang 13 na tao sa 9-seater na aeroplano? Isa pa. Paano nagkasya ang 5 pasahero plus piloto sa isang 5-seater na helicopter? Tingin ko obligasyon mo na sagutin ng diretso sa taong bayan yun. Dahil kung hindi, hearsay yun, o kung hindi man, outright sinungaling. Oh, ito, Secretary Boying, seryoso na to ha. Hindi ako naka-sleeveless, nagdamit na ako ng matino para malaman ng lahat na formal ito na hamon sa'yo. Hinahamon kita. Nagsabi ka, diba, na nag-apply ako ng citizenship sa Timor. Ngayon, paano pag sinungaling yung sinabi mo? Resign ka. Kung totoo, uwi ako. Will you take my challenge? That's my challenge to you. Saksi ang buong bansa at ang buong mundo. Yan ang buong pahayag ni Congressman Arnulfo Teves Jr. Udulog ni Department of Justice Secretary Crispin Remulla sa Korte Suprema ang mga naging banat daw sa kanya itong si suspended Representative Arnulfo Teves Jr. sa kanyang social media account. Sinabi nitong si Secretary Remulla na ayaw ng Supreme Court na gamitin ang social media kapag may mga kaso. Iginit pa ng kalihim na malinaw na guilty sa kasong kinakaharap kaya idinadaan lamang niya ito sa social media. Paglilinaw pa nito na hindi na nila papatulan sa social media ang mga banat nitong si Congressman Teves at hinamon na lamang niya ang opisyal na harapin na lamang ang kanyang mga kaso. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Remulla. He's trifling with the judicial process. We will ask the Supreme Court to take cognizance of his behavior. Kasi ayaw na ayaw ang Supreme Court na ginagamit ang social media para sa batas. Kaya kami nag-iingat kami dyan, wala kami pinopost dyan tungkol sa social media, tungkol sa ginagawa namin. Kasi hindi siya tamang lugar para ipaliwanag ang mga kaso namin. Ang tamang lugar para ipaliwanag ang kaso namin ito ay sa husgado, tsaka dito sa DOJ, sa preliminary investigation. Kung natatakot man ang isang tao dahil siya ay may kasalanan at alam niya siya mapaparusahan, alam na natin yan. Flight is an indication of guilt. Ang tumatakas, malamang sa alam natin lahat, ay malamang may kasalanan talaga. Yung ayaw magsumite sa proseso ng batas, ay talagang may kasalanan yan. Kung ayaw nila talaga magsumite. Sa code of conduct of professional conduct namin, talagang ayaw talaga ng Korte Suprema na kami bumabad sa social media tungkol sa mga kaso kami hinahawakan. Makikita nyo na yan sa code of ethics ng isang abogado. Miskin na, basta ikaw ay party to any case,
You do not trifle with the process. You do not put doubt into the judicial process. Kasi yan, para sa lahat yan eh. Pag ginawa mo yan, yung buong masa, pinagdududahan mo na yung judicial process ng buong bansa. You're trifling with it. Alam ko, maraming pera pinapakalat si Teves. Marami talaga, nabalitaan namin yan, mga speedmaster sa mga desk, maraming silang pinapakalat.